Hi, Mine here, and welcome back to my YouTube channel for today's video. Kakain lang kami sa bagong ramen house dito sa Robinson, Malabon. Laging puno dyan. Out na yan. Ha? Out na? Hello. Andito kami ni Ate Glay ngayon sa QQ Ramen 99. Bagong establishment sa Robinson's Town Malabon. So, itry namin yung ramen. Kasi mahilig naman kami sa mga ramen. And matagal na talaga namin inaantay ito kasi ano lang siya, medyo affordable. And this is the right time para gawin natin siya. May number na ibinibigay. Ngayon, ano lang po, nag-aantay lang po muna kami kasi yun nga, inaantay namin yung pagtunog na itong mahiwagang number. Andito lang muna kami ni Ate Glay nag-aantay. So, something like, ayan yung kanyang interior. Pero, gusto ko tong walls na to, ito dito. Kasi something like may story siya eh. Binasa ko na. Story ng manga daw, sabi ni Ate Glay. Si Kai. Story ni Kai, na? So, dito kami sa may dulong part, pinakadulo talaga. Ayan oh, wala nang kasunod. Wala nang kasunod na tao para medyo para merong konting privacy na matatawag kahit medyo congested talaga ngayon kasi syempre maraming gustong mag-try. Pagbago kasi sa paningin, syempre gustong i-try ng tao kung maayos, tapos kung maayos babalik sila. Pero kung hindi maayos, sino sila babalik? So it's either you make it or you break it if bago kang negosyante. Sana maayos. Pero sabi ni Ate Glay, kahapon daw, kumain na sila ni Rashida, yung bunso namin. So, maayos naman daw. So, ngayon, ako naman yung magta-try. Magbe-verdict kung talaga maayos. No? So, ganyan lang siya. Medyo tabi-tabi yung mga kumakain. Sa Ate Glay, puro cellphone. Oras na para kunin. Yung in-order po namin ay dalawang miso ramen. Gyoza. Kasi adik kami sa gyoza. Okay na ba kayo dyan? Move ko sana yung upuan, kaso nakadikit pala sobra yung upuan. Hindi mo ko cover si ate sa video. Tara. Wala, just in case. Okay ba to? Okay kaya to? Kain tayo! Unahin ko.
Diyosa. Unahin ko yung Diyosa. Diyosa worth 69 pesos. Fried siya, hindi steam. Magpapanggap akong Japanese. Marunong kunwari mag chopsticks kahit hindi naman. Haluin, haluin, halo, halo. Haluin, haluin. Mapagpanggap ako eh. Kunwari marunong mag-chopsticks, hindi naman pala. Hinahalo ko lang yung oil. Kasi ma-oil. Itong miso, syempre noodles, tapos garlic, tsaka corn, tapos egg. Kunwari mapagpanggap marunong mag-chopsticks, kahit hindi naman. Init eh. Gusto ko ito na init. Marami yung noodles, in fairness. In fairness, marami yung noodles. Ito naman yung nakikita. In fairness, maraming noodles. Natamaan yung likod ko. Ba yan? Medyo madikit-dikit kasi. Maraming noodles sa 169 pesos. Medyo affordable talaga siya. Makain ng seaweed. Ayoko nito. Babalik ako. Itatry ko yung iba nilang flavor. In fairness. Last piece ng Diyosa. Kasi apat lang siya eh. For 69 pesos. Fried pala siya. Masarap din yung Diyosa. Medyo nakapublic ka nga lang. Medyo open yung space. Pero dapat lang namin talagang maging ganun kasi ramen to eh, mausok. Habol ko yung init. Kasi pag hindi na ito mainit, medyo hindi na masarap. Hindi malakas yung seafood content kung meron man.
Kaso yuyukong kang konti. Kasi medyo mababa yung table sa... Medyo mababa yung table para sa amin. Sino may-ari naman? Oh, yun siguro may-ari. May maingay. May-ari. May-ari ng restaurant, nagkakasayahan sila. Pero parang sila lang yung nagkakasayahan. Parang ngayon lang ako nakakain ng ramen na may corn kernel. Ngayon lang. Meron. Sa raminagi meron. Hindi ko pa kinakain yung egg. Hinuhuli ko yung egg eh. Hinuhuli ko yung egg. Para matanggol. Isang subuan lang. Para matanggol. No? Medyo matanggol. Ha? Dahil half cook or dahil sa didis na nakasabsay? Hindi, kagabi di rin man eh. Tawag dyan ano, public etiquette 101. Excuse po, nag-burp ako, patunay na nakakabusog. Medyo pricey na pala. Ha? Mura na to. Pricey daw kay ate, sabi ko mura na to. Kasi yung ramen natin dun 250 ata yun plus. Tapos hindi, konti lang yung laman. Kasi siya nagpala. Ako kasi nag-libre nun sa kanya. Wow. Parang nililibre ko ito ng marami nyo eh. Hindi ako nang ate. Feeling ko wala siyang seafood content yung sabaw. Meron. Kasi parang wala akong nararamdaman ng seafood at ako. In fairness. Sulit. And ang galing ko lang. Nice experience as well. Pwede natin i-recommend. Sana tumagal itong Kyukyu Ramen 99 dito sa Robinson. Hindi na kami nag-order ng drinks. Nagtubig na lang kami pang banlaw. Pero gusto ko yung pork. Yung iba kasi ayoko ng pork ng iba eh. Kasi parang hindi ako nasasarapan. Kasi kaya anong mas masarap? Miso, ramen, or ano yung kinain mo kanina? Kung konkatsu? Konkatsu. Masarap din. Parang masasarap siya, mas tingin. Ang konkatsu? Mas marami lang po ng konkatsu. Ang konkatsu kaysa miso. Pero mas marami yung... Mas marami ang miso yun. Pero mas masarap. Parang mas creamy yung konkatsu. Siguro nilang lang ito ng noodles kaya hindi ganun pa rin. Pero babalik ka pa rito? Babalik ka pa rito? Oo. Dito po kami galing ni Ate Glyza. Ate Glyza, ano ang masasabi mo sa buhay-buhay? Sarap. Buhay-buhay. Sa
mo sa bingo? 11. Ha? Uwi na po kami. Ganda ako, no? Ganda ko sa camera. Kasi ano po eh, medyo hindi na po maganda yung sinasabi ni Ate Lai. Uwi na po kami. That's it for today's video. Don't forget to like and subscribe. See you on my next vlog. Or next vlog. Ciao.